Good morning mga mahal. Mga mahal kong kapangag dyan. Good morning. Another day. Second day of being part-time caregiver. So ngayon mga kapangag, tapos na po tayo kumain. Busy po yung isa kong cellphone. Busy sa ating busy sa watch to watch. So ngayon mga kapangag, nandito tayo. Tapos na po tayong magkain, maghugas ng plato. Kasi hindi po tayo nagluluto ngayon. Mamaya pang tanghali, magluluto tayo ng pang-lunch para kay Popo, para kay Lola, yung binantayan natin. So ngayon, nandito siya, nagpahinga sa tabi ko, sa kanyang upuan. So, second day ko ngayon. So, bukas na umaga, uwi ako sa amin. Part-time lang tayo eh. Maghintay na naman tayo ng iba pang tawag sa mga kababayan nating mga gustong mag-off, magpa-replace. So, pag-vacante po tayo. So, i-grab na natin yung opportunity na ma-replace, maka-replace tayo. Kasi sayang din yung mga kikitain natin per day. Kahit paano makatulong sa mga pangangailangan. Alam niyo kapangag, talagang nanibago ako eh. Nanibago ako sa higaan, sa kwarto. Kasi after 7 years na ngayon lang ako nalayo sa anak ko. After 7 years. Ngayon lang ako nasiparit magtulog kasama ko yung anak ko. Kaya parang sanay kasi ako na nandyan, kunting kilos ko, nandyan yung si Gavin. So parang nanibago talaga ako. So paggabi matagal ako nakatulog, lagi ako nakagising, ganyan. Tapos ang lakas pa ng ulan. So yung anak ko doon man, nakatabi man niya yung atin niya. Pero nung umulan na nakagabi madaling araw, lumipat siya sa kwarto sa daddy niya. Nakatawag ko lang ngayon din. Okay naman, alam niya kung nasaan ako eh. Alam ng anak ko kung nasaan ako. Alam niya na nandito ako sa bahay. Sa harap lang kasi ito ng bahay namin. Kumbaga sa playground lang. Playground lang ang pagitan. Bahay namin tapos kalsada, playground. Tapos ito ng bahay. Bahay namin. Ngayon, itong bahay na to. Nandito lang ako malapit sa bahay. Mga 1 minute ang lakad. 1 minute to 2 minutes lang. Malapit lang ako dito. So, yun. Sinishare ko lang sa inyo yung experience ko. Kasi after 7 years, ngayon lang ulit ako nakapag part-time ng ganito. So, panibagong opportunity, panibagong experience. So, caregiver, malungkot. Pero, syempre, kailangan nating tiisin, sanayin. Lalo na pag iba-iba yung pasyente na binabantayan natin, iba-ibang lugar. So, lagi tayong nag-a-adjust. Lagi akong nag-a-adjust. Emotionally, yung kailangan mong adjust sa ugali, sa pasensya, kailangan habaan ang pasensya eh, kasi nangangailangan tayo. Talik na po. Kasi every people na inalagaan natin, magkaiba ang mga ugali, magkaibang tao. So, kailangan natin mag-adjust, kailangan natin magpasensya. So, kung mai-stress ka, ma-homesick ka, buti na lang may cellphone eh. Kasi kung wala, hindi talaga tayong katawag-tawag. So, ang ginagawa ko dahil na-homesick ako agad kagabi, tinawagan ko yung anak ko, tinawagan ko yung amiga ko, tinawagan ko yung nire-replacean ko, si Ate Claire. Basta yun lang, chika-chika lang para mawala yung hanggang inaantok ako, naginom ako ng gamot kasi sumakit talaga yung ulo ko. Pati dami kong hangin, namasal siya ko sarili ko, pinamasahe ko yung sarili ko, nalagyan ko ng ointment. So ayun, nakatulog ako. Tapos nagising ako ng alas 3, naihi. Tapos yun, katulog ulit ako. Tapos nagising ako ng 5 kasi nag-alarm ako. Kasi kailangan magising ako ng maaga kasi si doktor, yung asawa ni auntie, doktor eh, yung lalaki. Maaga siyang mag-alis, 6, alis na siya, 6 plus, ganyan. Alis na siya, sunduin na yun siya ng kanyang assistant. So, maaga akong gumising. So, hanggang dito lang muna ang update natin today. Good morning, mga kapangag! Finally, I'm home with my... with my palangga! Oh, after 2 days, wala sa bahay, nandito na ang mami! Mami-miss ko ang makulit na baby. Naku. Ay, naku. Andito na tayo sa bahay, mga kapangag. Tapos na ang ating pag-replace bilang caregiver muna sa 2 araw lang ako doon. Ayan na, kapangag. Nakatulong po tayo. So, ngayon, gising na, of course, dahil nagsalita na. What is that called? What is that called? Glaze? You know that is glaze? You like it? Wait. That is glaze haircut. It's colored. Parang may daanan ng dump truck.
ada jalan pergi Kiningau. Pergi Philippines. Highway go to Philippines. That's the highway go to going to Philippines. Hah? Highway dat menangga. Tawa saja dia. Hah, siya? Itu dah yang after. Come, come, come. Guapo. Hai mga kapangak. Ayan na, tapos na po kami magpa-haircut ng aming ulit tawo. Si? Wow. Ito na yung highway to Philippines. Na haircut. Tapos na siya magpa-haircut. Oh, happy kayo siya siyang haircut kapangak. Uy. So karon gigutom mi sa magita mi sa orang kapangak ako yung super pagod halata man sa itsurang hagad na hagad at ang aibag Diyos ko Lord natimbang na ng 5 kilo. So nandito tayo, tayo sa bahay mga kapangak, sobrang pagod ang paa ko nang binti ko kakalibot doon sa mall. At saka ubos na ang ating pera sa pagpa-part-time, nagpa-part-time tayo as a caregiver. Naubos na ang dalawang araw na sahod ko, gi-shopping. Gi-shopping ang mga bata, pinakain, pinalibot sa mall, Diyos ko Lord. So wala na, grabe, sobrang pagod ko guys, grabe, walang mapaglagay, sobrang pagod ko. So naisipan ko na magluto na lang ako na ngayon ng ano, mapambilisan na luto para makapagpahinga na ako maaga. Bukas na ako maglalaba, bukas na ako mag-aayon kasi ang dami kong labahan, ang dami kong planchahin, ang dami kong tupiin. Tapos, ipakita ko lang sa inyo sandali kung ano po yung nabamili ko. Yung sa anak ko pala, ang, sa anak ko na babae, doon nagpabili ng makeup, lipstick, mascara. Ano pa ba yun? Yung iba niyang pinabamili. Tapos, meron pa yung basta yung makeup, yung girly-girly na ano. So, pinagbigyan ko na kasi hindi naman din palagi. Yun. Yung sa anak ko, mga tatlo or apat na klase yung pinabili niya. Tapos kay Gavin, ito mga kapangag, pahirapan. Dito ako napapagod talaga yung pagbili ng damit niya, ang lalaki. Biruin nyo naman. Ayan, pang 12 years old na yan mga kapangag. Oh. Hindi po kasya sa kanya yung mga pang 6 to 10. Kasya yung 10, pero yung 6 to 9, masikip. Masikip. Ayaw niya nang masikip talaga. So ito ha, pang 12 years old, pang kalahati pa lang ng edad niya, hanggang lagpas tuhod po ito sa kanya, lagpas tuhod. Tapos, mapili po siya ng kain, mapili po siya ng tila, kailangan yung tila is kutun at malambot. Ayaw niya yung makaspang, ayaw niya yung matigas. Kasi si Gavin ngayon lumalaki, tumataba. Ah, hindi naman, sakusakto lang. Tapos ang putla ko, Diyos ko Lord, wala akong lipstick, wala makeup, as in. Okay lang yan. So ayan, maganda naman yung napili ko na brown na short pan kasi medyo nung siyang adjust-adjust. At saka napakaganda ng quality. At ang tela napakalambot. Ayan, para siyang short pan lang siya mga kapangal. Pero pag 12 years old na, short pan. Yun ang mga size niya. Pag 10 years old to 12 years old na ang size ni Gavin. So, hindi siya pwede sa mga 6 years old. Kasi maliit. Maliban na siguro kung pang American size. Kasi yung American size, malaki naman yun eh. Pero pang Asia, yung Asia na size niya is 10 years old to 12 years old po yung kasya ng anak ko. Kasi ayaw niya masikip, hindi daw siya makahinga. So ito, kasya-kasya sa kanya. Kasi tumataba na eh. Mana yata ito sa tatay niya yung katawan talaga. Kasi yung daddy niya, hindi naman ganun kalaking tao tingnan, pero malaki ang size. Tapos, binilang ko rin siya ng t-shirt. Ang hirap hanapan ng pambata na t-shirt. Ayan, ito lang yung nabili ko, Gucci. Alam niyo mga kapangal, pag ako magsuot dito, kasya ko to, body fit ko na. Ayan. Butsi, yung cotton, yung malambot na tila ang gusto niya. O, di ba? Pang ano na to? Pang 12 years old din to. Pang 12 years old. So, yun lang nabili ko. Cotton, yan lang dalawa. Pagkano na yun? Hindi naman masyadong mahal. Pero dahil hindi po tayo mapera, mahal na yun para sa akin, guys. Kaya pinahirapan talaga ako sa paghahanap doon. Naglibot-libot. Ay, naku. Mga maliliit lang. Tapos yung nabili ko sa akin, at bumili din pala si Gabi ng laruan niya na yung murahin lang. Bumili ako ng pang hair color ko guys, oh. Kasi magsarili na lang ako magkulay kasi lumabas na yung mga white hair natin, no? So, ayan. Kasi hagard na talaga ako guys. Parang hindi na talaga may tsura yung ano ko. So, abangan ninyo ang aking transformation ng before and after sa aking buhok. So, ano na yan, sariling kayod lang, sariling kulay lang kasi wala tayong budget pang pasalon eh. So, ano muna tayo, tiis-tiis muna sa sariling kulay. Ganun-ganunin ko lang yan siya guys, ganun-ganunin. Ganyan, ako lang magkulay pag
tapos maghatid ng anak sa school. So abangan niyo yung vlog natin dito. Diyos ko, sana magkapantay-pantay ba. Talagang hindi talaga yung magkapantay-pantay. Tapos bumili na rin ako ng ito guys, yung aloe vera na soothing and moisture. Ay, ano ba? Ay, naku, nahirapan ako sa kalisod. Hindi ko alam kung ito ba ay original. Basta nabili ko siya doon sa nagbibinta ng ano sa mall. Hindi ko siya nabili doon sa Watson, kung saan ako palaging bumibili ng mga cosmetic o mga cream. So, sana hindi po ito piki. Ano ang halaga niya po kasi mas mura kaysa Watson. Yung Watson kasi nasa 20 plus ringgit. So, ito yung nabili ko, 13.90 lang. 13 ringgit and 90 cents. So, sabay kami ng aking best friend, namili nito. Kasi yung mga dryness natin, kailangan natin sa buka, sa mga saan-saan pagsulok ng ating katawan, yung mga dry, moisture na, ay basta, yun na yun. Ang hirap. Hirap maging magbigkas. So yun, aloe vera siya guys. So, soothing moisturizing gel. So ito yung gagamitin natin pang ano. First time kong gumamit nito guys ha. Ayan, first time kong gumamit ng ganito. Kasi wala naman talaga akong ka-arty-arty sa katawan ko guys. Pang lotion lang. Pero yung lotion ko naman is it depend of my mood. Yung bago tulog, pagkatapos maligo, ganyan lang ako. Ayan, so try natin ito. Baka sakaling gaganda po ako dito ng balat. Gaganda ang balat. So yun kung ano natin. So ang nilatila dito, mga plastic na lang. So hindi ko lang mapakita sa inyo yung mga nabili ng anak ko. Kasi yan kung dinala niya sa taas. Ayan, ipakita yung mga chichiburuchi niya, yung mga pampaganda niya. Pati mga make-up ko. Kaya hindi na ako makapag-make-up sa sarili ko guys. Kasi nandun na sa kanya lahat yung mga make-up ko dati. Yung mga lipstick. Isa lang talaga. Dalawa lang talaga yung lipstick ko. Yung pinakita ko sa video ko, kung nakita nyo lang. Yung nabili-lipstick ako bago umalis. Yun, nasira na nga eh. So ngayon hindi ko na alam saan ko nilagay kasi ano, parang walang lang talaga akong pakisarili ko ngayon, no? Kita nyo naman tsura eh. Tapos, pulbos, yun pa rin yung pulbos ko, yung mabilin pa rin yung 3 years ago na ginagamit. Tapos yung sa anak ko, yung kinuha na niya, yung mga blush on ko, yung mga eyebrow ko, yung mga mascara ko, yung mga basta kinuha na niya lahat. Pati yung mga makeup, mga eyeshadow, nandun na sa anak ko. Tapos nadagdagan pa kanina, bumili naman siya ng mascara na puti, yung pang extend. Tapos, bumili na siya ng lipstick na matte, yung nude ang kulay. Ay, hayaan mo na lang kasi ganyan talaga pag dalaga na. Ganun ako dati. Eh, tayo, dalaga ako dati. Ganun din ako. Sobrang hilig ko doon. So, intindihan ko naman yung ano niya. Kung dati, sa pagkain siya, mga laging nag-ano sa akin, naglalambing. Pagkain niya, hindi siya masyadong mag-ano sa pagkain. Hindi siya pala kain, pero malaki pa talaga yung katang probuyag lang. Tapos, ano siya ngayon? Yung mga girls thing na siya. So, ayan. Ganyan ko lang sa paas. Doon ko ilalagay para magluto na po tayo. So, yun lang po muna yung vlog natin today, no? Sana nag-enjoy kayo sa pamamanonood dyan. At doon po kayo to comment below.